sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin rin. Ang ating banal na misa pagunita kina San Cirilo, monghe, at San Metodio, obispo. Tayo po'y nagpapasalamat sa dakilang pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawiing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapangyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangrihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa sa silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita. Nung ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio, ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag sa kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayanang nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maasang paninindigan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo pagkat kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kaniya ng Diyos
at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kaniya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kabahalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y kahapagan upang mabuhay kailanman. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, sapagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Magsitayo po ang lahat. Kristo ang daan, ang katotohanan, buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya humingi sila ng magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Nagbuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika. Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa
Sa pasimula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo ng pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Nawa matupad po natin ang kagustuhan, ang niloloob, ang kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, nasa panibagong libro po tayo ng Biblia. Pumupunta ngayon tayo sa bagong tipan, sa sulat ni Santiago. Kung naalala ninyo, dati sa lumang tipan, yung mga hari ng Israel, ngayon ay liham ni Santiago. Kay Santiago, sinasabi niya na ang pananampalataya natin ay kailangan madama, makita sa pamamagitan ng ating mga gawain. Hindi lamang ito sa pananalita o hangarin mo, kung hindi na isasagawa o nasasakatuparan. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Marcos, ito na namang mga kontrabida sa ating istorya, mga Pariseo. Gusto nilang maipit si Jesus. Gusto nilang masilo si Jesus para meron silang maparatang, aha! Huli ka! Ganyan. Kaya humihingi sila ng palatandaan, prueba, ebidensya. Alam nyo kung nasaan ang katibayan? Kung ang ating kaugnayan sa isa't isa ay batay sa, may dokumento ka ba niyan? Na magpapatunay na ikaw nga ang sinasabi mo? Halimbawa, ako. Yung iba sa inyo ay nagtitiwala lamang na pari ako. Di ba? Yung iba kilala ako, matagal na. Pero yung iba sa inyo, Father, ano yung prueba mo na pari ka? Nasaan ang larawan na naordinahan ka ng iyong obispo? O kaya meron ka bang katibayan? Pakita mo nga sa amin na galing sa arsobispado. Wala naman sa inyong nagtitiwala naman kayo na pari ako at sinisikap kong gawin ang tungkulin ko, hindi ba? Yun ang ganito nangyayari kay Jesus. Kaya ka, ano ginawa ni Jesus? Sabi diyon, nagbuntong hininga siya. Walang palatandaan ibibigay sa inyo. Yan. Yun ang ekspresyon ng ating Panginoon. Mga santo ngayon, San Cirilo, San Methodio, sinikap po nila kasi malaki, lumalawak yung simbahan, yung galing sa Kanluran, galing sa Silangan. Ibig nila, pinagsikapan nila ang kanilang apostolado, paglilingkod sa simbahan na magkaisa upang makilala ang Santo Papa sa Roma. Hindi madali yun. Lalo na kung malayo tayo, saan ba yun? Sino ba yun? Sapagkat ang Santo Papa, kahalili ni San Pedro na bato, doon itinatag ang simbahan, yun ang pinaglalaban nila. Pagnilayan po natin ito, no? Sa tulong ni Maria ni San Jose, nawa po, tayo po ay hayaan natin ang Panginoon maging Panginoon. Huwag na natin, Panginoon, prueba, ebidensya, katibayan, hindi. Parang nagtitiwala tayo. Umaasa tayo. Sumasampalataya tayo na siya ang Diyos. At tayo maghihintay at tatalima sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Tugon po natin
Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang, maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik-loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi naikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambinaniyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa Dambana. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahain ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at magiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayan mo ay dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inubot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayon. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita, sina San Cirilo at San Metodio, at ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagib sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin na may mga karamdaman. Lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagandadamo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ikay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan na ilumang magaling. Ialay mo sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinainga, sa tulong po niya ay makamintang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salud ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salud ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
Señor San Roque, panalayan mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at asalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Ngayon maalala nila mga pangal sa binyag na ikaw, iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Magsiyo po muna po ang lahat.